Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y ayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kay taga-sanlibutang ito, ako hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y ang sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahato laban sa inyo. Ngunit, totoo ang sinasabi na nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila maunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kahit sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo'y ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro ng aking Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya." Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tanong ng mga Hudyo kay Jesus, "Sino ka ba talaga?" Sapagkat nasaksihan nila ang kapangyarihan ni Jesus na magpagaling ng mga karamdaman, nakita niya ang kanyang kapangyarihan na kaya niya utusan maging ang mga alon sa dagat at ihip ng hangin, no? Kaya niyang magpakain ng libu-libong tao mula lamang sa kakaunting pirasong tinapay at isda. Nakita ng mga Hudyo ang kanyang kapangyarihan. Subalit, alam naman nila kung saan nagmula si Jesus. Siya'y taga Nazaret, anak lamang ng isang karpintero, at isa ring karpintero. Kaya naguguluhan sila. No? Naguguluhan sila. Hindi nila malaman kung maniniwala ba sila dito kay Jesus o hindi. Kaya ang tanong ng mga Hudyo sa kanya, "Sino ka ba talaga?" No? "Sino ka ba talaga?" At ang huling-huling, ang sinasabi ng Panginoon dito, ay nagpakilala siya, "Ako'y si ako nga." Alam niyo mga kapatid, napakatinding pagpapakilala yon sapagkat "ako nga" o sa English ay "I am" is the name of God, no? "I am" is the name of God. So dito ay sinasabi niyang "ako ang Diyos", no? Kaya marami ang skandalo sa kanyang ipinahayag. "Ako si ako nga. Ako ang Diyos, ako si Yahweh", no? Sapagkat yung pangalan ng Diyos si Yahweh, ayun ibig sabihin, "ako si ako, ako nga", no? That is the name of God. Kaya nga marami ang naskandalo sa kanya at ang iba ay tumalikod na nga sa kanya. Okay? At ang sabi ng Panginoon dito, makikilala lamang ninyo kapag ang anak ng tao ay itinaas. No? Itinaas. Ang kanyang tinutukoy ay walang iba. Ang anak ng taong kanyang tinutukoy ay walang iba kundi siya mismo, si Jesus. At ang pagtataas na kanyang tinutukoy dito ay ang kanyang pagkakapako sa krus. Yun ang magiging kaganapan ng kanyang misyon. Yun ang magiging pagtatampok sa kanya. Pag siya'y naitaas na sa krus, pag siya'y naipako sa krus, siya'y mamamatay at muling mabubuhay. At doon, mapagtatagumpayan niya ang kanyang misyon. Ang madaig, ang talunin ng kasalanan,
at magtagumpay ang bagong buhay. Doon mapapakita ni Jesus na tunay nga na siya ay Diyos. Sapagkat sa kanyang pagiging tao, siya mamamatay. Subalit sa kanyang pagiging Diyos, siya muling mabubuhay. Itong ating Panginoong sinasampalatayanan ay tunay nga na isang taong Diyos. Taong tao, Diyos na Diyos. Taong totoo at Diyos pa ring totoo. Namatay bilang tao, subalit muling nabuhay bilang tunay na Diyos.